Ang tinapay na Nutribond na unang natikman nung martial law may bagong variant. Ang enhanced Nutribond, siksik daw sa nutrisyon at inaasahang makakatulong sa pagsugpo ng malnutrisyon at kagutuman lalo na po sa mga bata. Nakatutok si Oscar Oida. Kilala niyo ba ang tinapay na ito? Ito ang Nutribond version 2021. Dilaw at bilog, bukod daw sa masarap at malinamnam, e masustansya pa. Hatid nito ay energy, protein, vitamin A, calcium, potassium at zinc na kailangan-kailangan ng mga bata. May natural fiber at walang artificial flavor at color. Zero trans fats at walang kolesterol. Hindi ito nalalayo sa Nutribond na inilunsad nila nitong July 2020. Pero imbis na squash, carrot naman ang gamit nila this time. Inilunsad ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute ang kanilang Enhanced Nutribond Carrot Variant para matugunan ang problema sa malnutrition, undernutrition at kagutuman. Nandun na lahat yung kailangang nutrients at saka energy-giving components, no? Na kailangan ng isang bata for a meal. Panahon ng martial law nang unang magka-Nutribond. At ngayon, timing ang paglulunsad ng bagong Nutribond, lalo pat bago pa man pumutok ang pandemya. Sinabi na ng UNICEF na maraming bata sa Pilipinas ang hindi lumalaki ng malusog. Ayon pa nga sa State of the World's Children, isa sa bawat tatlong batang Pilipino under 5 years old ay masyadong maliit para sa kanilang edad o kundi man ay masyado namang payat. Pinalala pa ito ng pandemya. Ayon sa Rapid Nutrition Survey na isinagawa ng DOST, 62% o 6 out of 10 sa mga sinurvey nilang households ang nakakaranas ng moderate to severe food insecurity. Kaya malaki raw may tutulong ng Nutribond, lalo na sa feeding programs na isinasagawa ng DepEd at DSWD na naapektuhan ng gusto mula nang maantala ang face-to-face education. Para mas lalong maging available sa merkado, hinihikayat ng DOST ang iba't ibang bakery sa bansa na mag-manufacture na rin ng e-Nutribond. Oscar Oida, nakatutok! 24 oras.